Hello everybody! Welcome to my channel! Kamusta na po tayong lahat dito sa Israel? At habang dinidigma ang Rafa, sa ngayon wala naman po kaming naririnig ng mga bomba or sirene. Patuloy po kami nagtatrabaho. Anyway, shoutout po sa lahat ng hotel workers dito sa Israel, sa aming mga pamilya dyan sa Pilipinas, at of course, sa naging pintuan namin. Nagbukas ang pintuan para kami makapasok dito. Shoutout po sa DMW. Anyway, kaya po ako nag-vlog hindi para sa digmaan, kundi sa isang bagay na dapat kong pasalamatan. Hindi siya tao, kundi isa siyang bagay. Alam niyo po bang kami ay 23 months na dito sa Israel? At bago namin marating ang 2 taon, ay nagdesisyon ng aming HR manager na lumipat na kami, at sa loob ng 3 araw naghakot kami ng gamit namin kasi nung panahon na yun nakaka-fresh kami at walang sasakyan, kaya dinahandahan na namin hakutin kahit nakakapagod. Pero nag-provide ang aming HR, pero yun, isang araw lang after ng Pesach. Yun. Yung ibang mga gamit na mabibigat, ipinasakay doon, tsaka yung bed. Anyway, kaya po ako nag-vlog dahil sa isang susi. Nag-message po kasi ang HR namin na kailangan na naming isauli ang aming susi sa una naming naging tirahan na 23 months naming naging kasama. At ako pala yung magti-thank you dito sa susi na ito. Diba? Naging kasama namin ikaw nung panahon ng nagdidigmaan din. Kumbaga lagi siyang nakasaksak sa pinto. Ipipihit na lang palagi kapag nagsirena. At ano, maganda kang susi para sa akin. Pati yung lock, magandang iikot-ikot. Walang problema palagi doon sa pintuan. Hindi katulad ngayon dito sa nilipatan namin, maganit. Kaya ang iniisip ko, para sa kaligtasan din naming tatlo, kailangan may double lock sa taas. Para hindi na namin ilalaktal sa loob kasi baka hindi namin mabuksan, biglang magsirena, hindi kami makakababa. Kaya kapag nasa loob ng bahay, yung double lock lang sa taas ang ikakabit, ay wala pa rin ngayon eh. Ang hirap, di ba? Napakahirap na malak ka sa loob ng bahay na hindi ka makalabas in case of emergency. Ayaw po kasing palitan ng may-ari ng bahay na to, ang doorknob na yon. Siguro memorandum sa kanya. Inayos lang nila yon para makuha yung susi ko na hindi makuha. Pero maganit siyang iikot. Yun lang ang ano ko, concern. At ito nga pala yung susi. Siyempre kung ang susi ay kung ako yung may-ari ng apartment, kukunin ko siyempre dun sa dati nakatira yung susi. Para sa kaligtasan ng susunod na titira at para safe, 'di ba? Na hindi ka na doon pupunta dahil hindi ka na doon nakatira. 'Di ba? Ayoko nga sana isuli souvenir, pero para saan, 'di ba? Pero kailangan isuli. 'Yun. Thank you nga pala sa iyo kasi ikaw yung nagbukas ng pintuan sa akin para makapagtrabaho. Ikaw rin ang nagsara ng pintuan para maging ligtas at makapagpahinga rin ako sa tahanan 'yon. Matagal din kaming nagsama ng susi na 'to. At ito yung kauna-unahang susi na binigay sa amin at nagpa-duplicate ng 2 para sa 2 kasama. And, yun. Maganda rin naman po dun sa tirahan namin yon. Kaso malayo at sobrang taas po ng hagdan, mataas din po yung aming inaakit dito pero hindi ganun kahaba yung hagdanan. Yun. Yun, katunayan na kapag naisuli ko na yung susi, eh siyempre alam, babalik pa ako dun. Eh, wala na naman akong gamit dun. Eh, ibibideo ko sana. Wag na lang, baka malungkot pa ako. And then, syempre po, babalik pa rin ako dun sa building na yon. Dahil sa 3 kaibigan. Ang 3 kaibigan na yon ay ang 3 pusa. Si Tiger, taba. Si Chubby, natawag niya nila Buto. At yung nasa labas, sa kakahuyan, si Tiger Payat. Na araw-araw nabibigyan ko ng tubig, minsan nakakaligtaan, pero at least sa loob ng 1 linggo nakapagbibigyan ko ng pagkain at tubig sa kanila. Nakakamiss kasi walang ganun pusa dito. Kailangan makakita ako ng pusa dito maging kaibigan.
pupuntahan ko pa rin sila kapag may time ako. Kasi yung karton kong ginamit sa paghahakot, hindi ko na dinala dito kasi hinigaan ni Tiger. Sabi ko sa kanya, sa'yo na lang yan. Diyan ka na matulog. Ay, nag-aagawan sila ni Buto. Kaya kailangan, bigyan ko siya ng karton pa na isa. Yun, bukas isasoli na namin yung susi na to. Kasi, yun, kailangan. Nakakamiss kasi yung pusa. Walang ganun ka-sweet na pusa. Sweet siya. Siya yung si Tiger, siya yung pusa na kapag may pinakain na mga kasama, steady lang siya. Hindi siya nakikiagaw. Tapos hindi siya nakikipag-away. Siya umiiwas. Inaaway siya. Kaya, kamusta naman kaya siya? Baka inaaway siya. Pinagtatanggol ko siya kapag inaaway siya ng ibang pusa. Kasi, ang tawag sa kanya ng Russian, VIP cat. Hindi siya, pupuntahan mo siya para bigyan mo siya ng pagkain. Hindi siya makikipag-agawan. Yun naman si Chubby, pabebe. Humihiga na lang siya para siya hilutin. Kapag hindi mo siya minasal, hihiga na lang siya dyan sa daanan mo. Wala, mapipilitan kang hilutin mo siya. Yun, di ba? Tapos nung aalis kami, hindi yun ginawa ni Buto sa amin sa araw-araw. Nung paalis na kami ni Trill, dinala na namin yung mga pagkain namin galing sa rep. Inihatid niya kami dun sa pedestrian sa kabila ng basurahan. Nagulat nga ako eh. Bah, natitahin nito ah. Tapos kahapon, hinatid din niya ako. Nagbenta ko ng kalakal. Dumaan ako dun. Wala si Tiger. Tapos, si Chubby, inatid niya ako sa kanto. Itatawid siya sa pedestrian. Hindi ko siya pinatawid. Baka maipit. Yun. Nakakabroken ng puso. Kasi siyempre, di ba? Ang pusa kasi kapag tinrato mo ng maayos, susuklian ka rin ng higit pa dun. Yun. Anyway, babay na sa'yo. Ang pangalan mo is Jabotinsky Master. Ah, di ba? Kikis kita. Tudara ba? Diba? Susunod na lang po kapag nakompleto na yung mga gamit namin dito, naging maayos, saka ako ibablog. Pero hindi ko ibablog yung direksyon ng daan. Mahirap na po ngayon. Baka tayo masundan. Dito lang sa loob. Tapos yung room, hindi ko na ipapakita para sa privacy ko, privacy din ng kasama ko. Hanggang doon lang sa pinto. Ipapakita ko lang sa inyo yung pagpasok, CR, pero yung loob ng kwarto, hindi. Hindi ko siya ibablog kasi confidential. Mahirap ngayon. Diba? Lalo na ako, marami nanonood din sa akin. May mga nanonood din sa aking vlog eh, na ibang lahi. Kaya, maigi na rin yung maingat tayo. Bye-bye! Thank you for watching!